Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Padex. Taong 1971, Dawin, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 13 anyos pa lamang itong si Padex. Pito silang magkakapatid at siya ang ikalima. Kahit mahirap ang buhay nila, hindi naman sila gaanong salat sa pagkain kagaya ng iba nilang kakilala. Madiskarte kasi ang ama nitong si Padex. Bukod sa mga ngatayo ng baboy, dumidiskarte din ito sa pagtatabas ng mga damo. Lingid sa kaalaman ng karamihan, itong kanyang ama merong tinatagong karunungan. Dahil sa dayo lang sila noon sa Dawin, kaya na may walang nakakaalam kung gaano kabatikan itong ama niya pagdating sa panlalason. Magaling yung makisama pero kapag nakarinig ito ng kung ano-ano at kinanti mo ang kanyang pamilya, humanda ka sa anumang mangyayari sa'yo. Ayon kay Padex, walang nakakaalam sa sikreto ng kanyang ama sa baryong yon, gawa nang wala pa yun doong pinagsasabihan. Kaya lang naman sila lumipat sa Dawin, gawa nang hindi naging maganda ang pangyayari sa kanilang dating tinitirhan. Magmula noong nagkawatak-watak ang mga kapatid ng kanyang ama, lahat ng mga ito naghangad na makuha ang abilidad ng panlalasong ipinamana ng lolo niya. Upang makaiwas sa gulo, sila na mismo ang umalis sa pagnanais na mabuhay ng payapa. Marami mang dumaang pagsubok, subalit taas noon nila yung hinarap. Dagdag pa niya na sa pag-alis nila sa probinsya, wala na din siyang naging balita sa mga kapatid ng kanilang padre de pamilya. Sa ilang taon nilang pananatili sa lugar, naging maayos naman ang lahat. Marami na ang nakakakilala sa kanila dahil sa pakikisama ng kanyang ama. Si Padex, marami na ding kaibigan sa kanilang baryo na palagi niyang kalaro. Ang buong akala niya, ganun na habang buhay ang kalagayan ng kanilang pamilya, subalit nagkamali siya. Isang araw, habang nagkakape silang mag-anak, nagulat na lamang sila nang makarinig sila ng mga pagsisigawan sa labas ng kanilang tahanan. Bagaman hindi pa nila yon nakikita, alam nilang mga kababaryo nila ito na galing pang sentro. Paglabas nilang mag-ama, bumungad sa kanila ang iilan nilang kakilala na merong daladalang mga kawayan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila na parabang meron sila doong nagawang kasalanan. Upang maliwanagan silang pamilya, minabuti ng ama ni Padex na maghintay sa kung ano ang sasabihin ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat nito ang punong barangay ng kanilang baryo na dahan-dahang lumalapit. Arto! Merong nakakita sa iyo kagabing pumasok sa bahay nila Manay Baleng. Kaninang umaga, natagpuan ang nanay niya sa kawayanan. Bugot ang ulo, wakwak ang dibdib. Ang mga magulang naman ng bata, hindi nakakapagsalita at tulala. Maaari bang malaman kung anong ginawa mo ron? Paninindak na tanong ng punong barangay. Nang marinig ito ni Arto, bigla naman siyang nagulat gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi siya lumabas ng bahay noong gabi. Hindi pa naman siya nasisiraan ng bait, kaya walang dahilan upang gawin niya ang ganoong pangyayari. Kilala niya din ang nasabing pamilya, maging ang bata nitong kalaro ng anak niya. Dahil sa mga katagang narinig nila, halos ilang minuto din silang natigilan hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na ng lakas ng loob si Arto na sumagot. Abay, nagkakamali ho kayo, Manong.
Wala akong ginawa kagabi. Kahit tanungin niyo pa ang asawa ko, hindi ako umalis sa bahay namin. Sino ba nagsabi at makausap ko? Wika ng ama ni Padex. Matapos niyang makapagsalita, tila ba hindi pa rin kumbinsido ang punong barangay sa kanyang sinabi. Kahit alam niyang nagsasabi siya ng totoo, wala siyang magagawa para baguhin ang pasya ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, muling nagwika ang punong barangay tungkol sa kinakailangan niyang gawin. Binigyan sila nito ng 3 buwang palugit para lisanin ang lugar na yon. Sa loob ng 3 buwan, pinangingilaga na sila ng lahat ng taong naroon hanggang sa dumating ang puntong wala na silang kakilala. Dagdag pa nito, nakapagsabilita nilang ipilit ang kanilang gusto, maaari silang gumamit ng dahas para itaboy ang kanilang pamilya. Matapos makapagsalita ng kapitan, agad din naman yung lumisan. Wala na siyang narinig na katagang nanggaling dito na parabang yun na ang kanilang huling usapan. Sa pagsapit ng 8:00 ng umaga, ramdam na nila ang pangingilag ng kanilang mga kakilala. Si Padex noon halos takot nang lumabas sa kadahilan ng palagi na siyang inaaway ng mga dati niyang kaibigan. Habang nag-uusap sila sa loob ng kanilang tahanan, inilahad ng kanyang ama na wala silang dapat ipag-alala. Naniniwala ito na darating at darating ang panahon, malalaman din ng kanilang mga kakilala ang totoo. Kinagabihan, dahil sa wala naman silang pupuntahan, nagpa siya silang maaga pang matulog. Bukod kasi sa pagod ang kanilang mga katawan kakatrabaho, pagod din ang kanilang mga isipan kakaisip ng solusyon sa kanilang problema. Akala nila hanggang doon na lang ang sigalot ng kanilang pamilya, subalit meron pa pala. Sa pagpatak ng 4:00, muli na naman silang nagising nang marinig nila ang mga taong nananakbo papaikot sa kanilang tahanan. Nang makaramdam ng kakaiba noon ang ama ni Padex, agad naman itong kinuha ang kanilang sundang at ang mga abong naglalaman ng malalakas na lason. Isinilidyo ng kanyang ama sa bulsa nito habang taimtim yung nag-uusal. Matapos nitong maihanda ang mga bagay na kanilang kinakailangan, dali-dali naman sila nitong ginabayan patungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Bagaman hindi alam ng kanyang mag-iina ang mga nangyayari, wala yung nagawa kundi ang sumunod. Sa pagdating nila sa labas ng kanilang kusina, bumungad sa kanila ang iilan nilang mga kababaryo na nag-aapoy na sa galit. May mga daladalang sulo ang mga ito habang nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanila. Hindi ka talaga madala-dala! Nakita ka na naman ang isa sa amin. Pumasok sa isang bahay ng nakatuwad. Aswang ka, Arto! Aswang ka! Lumayas kayo rito sa baryo namin! Mga aswang! Sigaw ng lalaking nakakita sa kanila. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, bigla namang nandilim ang kanyang paningin. Pag-akma niyang sasabuyan niya na yon ng maliit na bahagi ng abo, agad naman siyang hinawakan ni Padex, sabay sabi ng, "Tay, huwag niyo ho silang saktan. Kahit ganyan sila ngayon, hindi mo maitatanggi ang kanilang mga magagandang bagay na naitulong sa pamilya natin. Umalis na lang ho tayo rito." Nang marinig nito ang kanyang sinabi, tila ba nanumbalik ang mabuti nitong kaisipan. Imbis na sakta nila ang taong yon, pinili niyang sapakin na lamang ito na siyang naging sanihi upang mawalan yon ng malay. Dahil sa wala ng kasama ang lalaking yon, kung kaya't madali naman silang nakalayo sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, kitang-kita nila ang pagliyab ng bahay na minsan nilang tinirahan.
Kalakip ng pagkawasak nito ay ang paglaho ng magaganda nilang memorya sa lugar na yon. Ang ama ni Padex halos magsisisigaw na sa galit gawa ng hindi nito maunawaan ang tungkol sa mga nangyari. Alam niyang hindi siya ang gumugulo sa kanilang lugar, bagkus ay isang nilalang na maaaring gumagaya lamang ng kanyang kaanyuan. Wala naman siyang maisip na panauhing nakagalit niya upang gawin ng ganoong bagay. Sa pagsapit ng bukang liwayway, nagpa siya silang maghanap ng lugar na maaari nilang pagkukublian sa gubat na kanilang napuntahan. Ang kapatid noon ni Padex, panay na ang pag-iyak dahil sa lamig nitong nararamdaman sa katawan. Hindi na din nila maiwasang maramdaman ang pagkalam ng kanilang mga sikmura, lalo pat kapiranggot na pagkain lamang ang nilantakan nila noong hapunan. Habang nakaupo sila sa gilid ng puno, panay naman ang kanilang pagsipat sa paligid. Pagsilay ng kanyang ama sa baboy ramong naglalakad sa harapan nila, dali-dali naman niya yung tinapunan ng maliit na parte ng abong naroon sa kanyang bulsa. Paglapat sa katawan ng baboy ramo ng mga abong yon, bigla naman itong humandusay sa lupa. Pagsilay doon ang kanyang ama, mabilisan niya yung nilapitan para tuluyan. Habang papasapit ang alas 10 ng umaga, kahit papaano'y napuna na ang mga kalam na nila. Ang tanging iniisip na lamang nila noong magpamilya ay kung papaano sila muling mag-uumpisa. Lahat ng ipon, damit, mga naipundar na gamit at kung ano-ano pa, kasabay ng natupok ng kanilang bahay. Sa sobrang galit noon ng kanyang ama, hindi nito napigilang sumpain ang mga taong minsang nagbigay ng kasiyahan sa kanila. Nangako din yon sa harapan ng isang buhay na bato na hanggang kamatayan dadalhin niya ang galit sa mga ito. Para sa ama ni Padex, hindi niya totoong kaibigan ang mga taong yon sa kadahilan ng hindi siya nito nagawang paniwalaan sa oras ng kagipitan. Isang kasuklam-suklam na gawain para sa mga taong lubos nang nakakakilala sa kanya. Sa pagsapit ng hapon, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungong ibayong baryo. Ang tanging sumasagi na lamang noon sa isipan ng kanyang ama, gamitin ang kanyang karunungan upang meron silang matuluyan. Bukod kasi sa panlalason, meron ding kakayahang magmanipula ng mga tao ang mga abong baon nito. Depende yon sa usal na nais niya doong ilapat. Marami ang sakop na kakayahan ng kanyang ama, kung kaya't marami ding individual ang nag-aasam na ito ay makuha. Bago sumapit ang alas 2 ng hapon, nakarating na sila sa baryo. Pagsilay nila sa isang tahanang malapit sa sentro, dali-dali nila yung pinuntahan at kasabay nito ang pagkalat ng kanyang ama ng mga usal sa buong paligid. Nang maihanda na niya ang kanyang gagawin, taimtim yung nag-usal habang kumakatok naman si Padex. Sa bawat katok na ginagawa niya, ramdam na ramdam niya ang paglapat ng abong daladala ng kanyang ama sa kanyang balikat. Hindi naman nabahala si Padex na baka may mangyari sa kanya, gawa ng ang abilidad ng kanyang ama, walang kakayahang magtraidor sa sinumang tinuturing nitong kaibigan o kamag-anak. Sa madaling sabi, ang panlalason o pagmamanipula ng abilidad nito nakadepende sa iniisip ng may alam sa karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, bigla naman nilang naramdaman ang pagbukas ng pinto. Pagkatitigan nila ng lalaking nagbukas nito, sa hindi malamang dahilan, mumisi yon habang nagwiwika ng, "Oh, pasok ho kayo, Manong Arto. Kanina pa ba kayo dyan? Pasensya na talaga ha. Marami kasi kaming ginagawa dito sa bahay." Matapos nitong makapagsalita, agad naman sila nitong pinatuloy na parabang kamag-anak sila ng mga ito.
Nagbigay din ng abiso ang lalaking yun sa kanila na hanggang kailan pwede sila doong manatili. Nang marinig nila ang sinabi nito, natuwa naman noon si Padex kahit papaano. Mas mabuti nang manatili sa bahay ng lalaking yon kesa naman magpagala-gala sila sa gubat. Makalipas ang isang linggo, meron nang nakakapansin sa kanilang pananatili. Hindi naman sila nito pinakikialaman sa kadahilan ng meron silang basbas ng may-ari ng tahanan. Ang ama noon ni Padex, walang ibang hinangad sa taong yon, kundi ang pahintulutan nitong sila'y manatili sa mumunti nitong tahanan. Bagaman alam niyang hindi totoo ang pakikisama ng lalaki sa kanila, minabuti niyang huwag yung lamangan. Tumulong pa rin siya sa mga gawaing bahay nito kahit papaano para naman hindi yun mabigatan sa pagpapakain sa kanyang pamilya. Lumipas ang dalawang buwan, dumating sa tahanang yon ang hindi nila inaasahang bisita. Sa pagkakatanda ni Padex, nasa araw yon ng Biyernes magbabandang alas 5 ng hapon. Kasalukuyan noong nagtatrabaho ang kanyang ama at ang lalaki hanggang sa masipat nila ang panauhin na nakatitig sa harapan ng kanilang bakuran. Pagsilay doon ang kanyang ama, agad naman itong nakilala ang panauhing yun. Bagaman malayo pa ito sa kanila, hindi ito nagkamali kung sino ang taong kanyang nakikita. Maya-maya pa, walang pagdadalawang isip naman yung nilapitan ng ama ni Padex habang tinatanong ito ng, "Anong masamang hangin na nagdala sa iyo rito, Kuya?" "Arto naman. Ngayon na lang nga tayo nagkita, gaganyanin mo pa ako. Masyado talagang masama ang tubo ng bunganga mo. Nakuha mo lang yung aral ng ama natin. Akala mo kung sino ka na. Nakakalimot ka na ba? Ako din ang pinamanahan ng aral ng ating ina." Sagot naman ng kanyang kapatid. Nang marinig ito ni Arto, bigla namang pumasok sa kanyang isipan na maaaring yon ang may gawa ng kanilang paglisan sa dati nilang baryo. Sa muling pagtitig niya rito, kitang-kita niya ang pagngisi ng kapatid niyang yon na parabang nakikipaglaro. Animoy tuwang-tuwa yon sa nanlilisik niyang mga mata na parabang hindi na ito makapaghintay ng sasabihin niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong nilapitan ng ama ni Padex at kasabay nito ang walang preno niyang paghawak ng mahigpit sa kwelyo nito. Pagsilay ng kapatid niyang yon na dudukot na siya sa kanyang bulsa kung saan naroon ang abo, buong puwersa naman siya nitong pinigilan habang nagwiwika ng, "Seryoso ka na ba sa gagawin mo? Pwede kang kumalma." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong inundaya ng sapak ng kanyang kapatid na siyang naging sanhi upang bumagsak ang ama ni Padex sa lupa. Paglayo nilang dalawa, dali-dali naman yung naglakad papalayo habang patuloy na tumatawa. Sa pag-alis ng lalaking yon sa bahay na tinutuluyan nila, nasipat niya ang kanyang amang nananatiling nakalupasay sa lupa habang walang imik. Inabot din yon ng humigit kalahating oras bago tuluyang bumalik ang sigla ng wisyo nito. Dahil sa kanilang nalaman, nagpa siya ang kanyang ama na papatayin ng kapatid niyang yun. Sa ginawa kasi nito sa kanila, para na nitong kinitila ng buhay ang kinabukasan ng kanyang mga supling. Bagaman pilit siyang pinipigilan ng kanyang asawa, hindi ito sapat upang mag-iba ang kanyang pagpapasya. Ilang araw din itong pinag-isipan ng ama ni Padex hanggang sa muling dumating ang pagkakataon na magkita na naman sila ng kapatid niya. Sa puntong yon, handang-handa na ang kanyang ama nakaharapin ang nakatatanda nitong kapatid. Bagaman alam ni Padex na malakas ang tanga nitong lihim, hindi pa rin siya napapanatag
gawa ng isang gabunan ang kapatid nito. Higit na mas makapangyarihan ang aral ng kapatid ng kanyang ama kung ikukumpara sa kanyang kahusayan pagdating sa panlalason. Wala din yung laban kung pagbabasehan lamang ang pisikal na lakas, gawa ng wala naman siyang kakayahan para humiram ng dagdag na kalakasan sa kanyang karunungan. Sa pagsapit ng takip silim, patuloy pa rin ang sagutan ng dalawa. Aalis na sana noon ang kapatid ng ama ni Padex, pero panayang pang-iinsulto na naririnig nito kay Arto. Nang hindi na maatim ng kapatid ng kanyang ama ang lahat ng mga sinasabi nito, doon na unti-unting tumataas ang tensyon sa paligid. Pagsigaw ng kapatid ni Arto, bigla namang napapasok sila Padex sa loob, gawa ng kitang-kita nila ang pamumula ng mga mata nito at pagsisiuslian ng mahahaba nitong pangil sa kanyang bunganga. Si Arto naman noon, napatahimik at hindi alam ang gagawin. Huwag mo kong sisisihin sa nangyari sa'yo. Kasalanan mo din yan. Di ba noong buo pa tayo, sabi ng ating mga magulang walang iwanan? Ikaw ang unang umalis. Kaya bilang ganti naming mga kapatid mo, ginaya ko ang kaanyuan mo para maranasan mo kung paano ang traidorin ng mga tinuturing mong taong hindi na iba sa'yo. Masakit ba? Wala akong pagsisisihan doon, Arto. Lahat ng ginawa ko para lang gumanti sa'yo. Gigil na wika ng kanyang kapatid. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang umusli ang napakalapad nitong pakpak at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa sobrang bilis ng kapatid niyang yon, halos hindi niya nagawa pang umilag. Sa loob ng halos humigit 10 minuto, paulit-ulit siya nitong dinagit at ibinagsak sa lupa. Kahit anong gawin noong pagsaboy ng ama ni Padex ng abo, patuloy itong naiilaga ng gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang pagtarak ng matatalas nitong kuko sa kanyang katawan. Pinilit niya pa yung labanan pero dahan-dahan na din siyang nanghihina. Pagbawi ng kanyang kapatid sa matatalas nitong kuko, tuluyan naman siyang bumagsak sa lupa. Yan ang kaibahan ng karunungan mo sa karunungan ko. Nagkaroon ka lang ng ganyan, hindi ka na marunong kumilala ng mas malakas sa'yo. Ngayon, Arto, ano ang gagawin mo? Kapag namatay ka, isasama ko ang pamilya mo sa ating probinsya. Doon ko sila aalipinin hanggang sa pagtanda ng 2 mong anak. Wika ng kanyang kapatid. Pagkarinig niya ng sinabi nito, pinilit naman niyang ibangon ang kanyang sarili kahit papaano. Habang dahan-dahan siyang tumatayo, seryoso naman siyang nakatitig sa kanyang kapatid habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, buong tapang naman siyang sumagot sa sinabi nito nang, "Sino naman na nagsabi sa iyo na mahina ang taglay kong kakayahan kumpara sa iyong pagiging gabunan? Totoo, malakas ka sa akin pagdating sa pisikal na lakas. Pero ang hindi mo alam, mas malakas ako sa iyo kung isip ang pagbabasehan. Hindi mo ba napansin? Nagkalat sa hangin ang aking mga abo. Kanina mo pa sila nalalanghap kung hindi ako nagkakamali. 2 buti lang ng abong yon, sapat nang pumatay ng 5 baka. Siguro kung 5, kahit 1 baryo pa." Matapos niyang makapagsalita, unti-unti namang napaluhod sa lupa ang kapatid niyang gabunan, gawa ng meron itong nararamdaman sa kanyang sistema na parabang kakaiba. Segundo lang noon ang naging pagitan, nang bigla na lamang yung nangisay at kasabay nito ang pagdukot ni Arto sa kanyang bulsa ng 1 patpat na kulay itim.
Ito ang daluyan ng buhay mo kapag natanggap mo na ang aking lason. Pasensya ka na, kuya. Para sa akin, hindi na maaari pang mapatawad ang iyong mga ginawa. Siguro sa pagkamatay mong ito, patas na tayo. Wika ni Arto habang nakatitig sa nangingisay niyang kapatid. Matapos niya yung sabihin, walang pagdadalawang isip naman niyang binali ang patpat at kasabay nito ang pagtigil sa pangingisay ng aswang sa kanyang harapan. Unti-unti na din yung naaagnas sa bawat hangin na sumisimoy sa buong paligid. Upang hindi ito makita ng mga taong napapadaan sa lugar, minabuti nila yung pagtulungan ng lalaking kanyang minamanipula. Inilibing nila ito sa likod ng bahay para naman kahit papaano mapanatag na ang kaluluwa nitong naliligaw. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang mga gawain na parabang walang nangyari. Si Arto noon, piniling humingi ng tulong sa kanyang asawa't anak para maagapan ang kanyang nangingitim na sugat. Halos inabot din sila ng 3 taon bago niya tuluyang mapahilom ang sugat niyang yun. Sa paglipas pa ng 5 taon, pinili nilang umalis na sa bahay ng lalaki. Bago nila yun iwan, ibinalik ni Arto ang dati nitong wisyo bilang gante sa kabutihan itong nagawa sa kanyang pamilya. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa rin sariwa sa alaala ni Padex yung minsang naganap na patayan ng gabunan at manlalason. Okay, opinion ko sa kwento. Ito yung minsan talagang magaganda na pakinggan, eh, no? Yung dalawang kaliwa naglalaban tapos nagpapatayan. Parang, ewan ko lang, nasasatisfy ako pag may isang namamatay sa dalawa, eh. Kasi alam naman natin lahat na parehas kaliwa yan. Parehas hindi gagawa ng mabuti yan. Pero dito sa side kasi ng, tatay ni Padex, parang gusto niya nang gumawa ng masama, alam niyo yun. Kaso nga lang, meron siyang pamilya, kaya meron nakakakontrol sa kanya nun. Pero siguro kung solo lang din to, katulad ng kapatid niya, malamang napakarami na nitong nilason kasi sobrang lakas, eh. Isipin niyo, abo, pwede niyang ihalo sa hangin tapos kayang pumatay ng isang buong baryo. Ganong katindi yung tatay ni Padex. Siguro kaya niya rin napatay yung kuya niya na isang gabunan kasi nga malakas din yung aral niya, eh. Kahit sabihin natin gabunan yun na parang pinakamataas sa uri nila, pagdating dito sa manlalaso na to, eh, talagang titiklop siya. Diba? Kaya napakaganda ng kwento na to. Match na match lang yung laban kasi yung tatay ni Padex halos ilang taon pa bago din gumaling, diba? Ibig sabihin, ganong katindi yung pinsala na nabigay sa kanya ng gabunan. Siguro kung hindi to pinartidahan ng gabunan, malamang patay din to, eh. Eh kaso, marami pang cheche-bureche yung gabunan, ending, siya pa yung namatay. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.